So hello guys, welcome once again to our YouTube channel. So for today's tutorial guys, ituturo ko sa inyo yung mga possible way kung paano kayo magkaka-ALS ng mabilisan. So guys, kung mababa man AP mo, hindi naman ganun kalakas yung character mo, pwede ka pa rin kumita sa pamamagitan ng mga ways na sasabihin ko sa inyo. So before we start, don't forget to click that subscribe button at bell icon para updated kayo sa mga susunod na tutorial natin dito sa ating YouTube channel. So, simulan na natin. So, una sa lahat, huwag kang mag-a-apps ng item mo. Sa pag-apps ng item, hindi yan makakatulong sa'yo. 50-50 yung chance na mag-success ang upgrade mo. Sa pag-upgrade ng item, nakakatempt talaga yan. Once na nag-failed ang item mo galing sa mataas, mapipilitan ka pa ding i-apps yan ng i-apps hanggat may nakikita ang ALS sa inventory mo. At sa uli, pagsisisihan mo rin ang aalabasan at madidismaya ka lang. Bumili ka na lang ng item na high ups na at mas makakamula ka pa at hindi pa sakit sa ulo. Pangalawa, quest scenario has a lot to offer. Kung masipag ka lang mag-quest na scenario quest from level 1 hanggang level 100 or more, makakuha ka ng maraming ALS. Then, gawa ng bagong karakter and repeat. Pangatlo is events. So, watch out for in-game events. Dito, maraming players ang nakakaipon ng maraming ALS gawa ng event. Huwag ka magsusugal. Katulad lang na sinabi ko nung number 1, 50-50 lang din yung chance na makakuha ka ng magandang item or 50-50 lang din yung chance na makakapag-upgrade ka ng item mo. So, ganun din sa event. 50-50 siya. Kung gusto mong makipag-participate sa event, lahat ng mga na-loot mo, ibenta mo sa event. So, halimbawa na lang is mga letters. Sa event letters, may mga ganyang event guys. So, yung mga na-hunt yung event letters, ibenta nyo. Huwag mong gamitin. Ibenta mo para sure income. Also, bantayan din yung mga items na bagsak presyo na alam mong mahal kapag walang event. Pang-apat, upgrade course at force course as a steady income. Isa sa mga sure ALS sa laro ay ang pagbebenta ng mga course. Also, hindi naman mahirap makakuha ng course dahil sa karamihan ng dungeon ay maraming drops dito. O merong drop. Huwag mo ibebenta ang course pa isa-isa. Ibenta mo ang course ng bultuan para mas malaki ang kita. Panglima, force core piece tsaka upgrade core piece. Yung force core piece at upgrade core piece, isa rin yan sa mga sure income. Nakukuha ito sa pagbabasag ng items. Halimbawa na lang, kapag nagbasag ka ng item na walang slot pero may apps, diyan ka makakuha ng upgrade core piece. Kapag nagbasag ka naman ng item na may slot pero walang apps, diyan ka makakuha ng force core piece. Kapag nagbasag ka ng item na may apps at merong slot, diyan ka makakuha ng force core piece at upgrade core piece. Maraming mga players ako nakikita na tinatapon lang yung force core piece at upgrade core piece. Ipunin mo lang yan hanggang sa makakuha ka ng isang set or 127 pieces at saka mo ibenta. Pang-anim, option scroll. Isa sa mga possible income ay pagbebenta ng option scroll katulad lamang ng HP, CDI, tsaka random. At kung maswerte ka, makakuha ka pa rin ng HP steel kapag nagbasag ka ng item. Umahal din yon. So itong mga na-mention nating scroll ay sobrang mahalaga. Paano na lang yung ibang option scroll? Well, sa ngayon lahat ng option scroll kahit anong effect pa yan, may halaga na yan guys. Dahil ginagamit na ito sa collection. So the more na mas marami kang maipon na option scroll kahit anong effect, pwede mo na ibenta yan sa auction. Dahil may bibili din yan para sa collection nila. Pang-pito, huwag kang bibili ng character binding item. Dahil kapag kailangan mo na mag-upgrade ng item o lumipat sa mas mataas na grade ng item, hindi mo na ito mabibenta ulit kasi carbide na siya. At pang-walo,
buy and sell. Kung familiar ka sa buy and sell, magagawa mo ito. Pumunta ka ng trade channel. Ano ba yung trade channel natin? Channel 1. Hanap ka ng mga nagsishout ng mga rush items at saka mo ito bilhin. Make sure na yung item na bibilihin mo ay madali lamang mabenta at alam mong pwedeng gamitin ng kahit anong class o kaya karamihan ng class o hindi nakadepende sa isang karakter lang. Halimbawa na lang, mga accessories. So, sa accessories like Arcana, Carnelian, Talisman, Earring, pwedeng gamitin niya ng kahit anong karakter. Tignan mo lang ang presyo ng binibentang item sa auction kung mas mababa. Bago mo bilhin yung item na rush item, tignan mo muna yung presyo niya sa auction. Halimbawa na lang yung Carnelian plus 10. Ang presyo niya sa auction is 2B. Tapos may nakita kang nagbibenta sa channel 1 o nagsushout ng 1.8B. So huwag ka na magdalawang isip na bilhin yun. Kapag binili mo na, ibenta mo ulit nang may tubo ka pero hindi ganun kalaki, para mas mabilis mabenta. Halimbawa na lang yung Carnelian, nabili natin ng 1.8B. Ibenta mo yan ng 1.850B. So may tubo kang 50M. Mabilis lang yung mabenta. Wala pang 30 minutes, may 50M ka na. Tapos, repeat mo ulit. Hanap ka ulit ng ganung item o iba pang rush item na pwede mong bilihin at pwede mong mabenta ng mabilisan at tubuan mo ulit ng hindi ganung kataas. So, ayun na nga yung 8 ways para magkaroon ako ng alas. So, marami pa tayong way para mas maparami pa yung alas natin. In the next content natin, iisa-isahin pa natin yung iba pang possible way o para magkaroon kayo ng alas sa karakter nyo. Kahit anong AP or DP mo pa. So, kung may natutunan na naman kayo sa ating tutorial, don't forget to click that subscribe button tsaka yung bell icon para updated kayo sa mga susunod na tutorial natin dito, tips and tricks sa ating YouTube channel. So, yun lang. Maraming salamat and goodbye!